Sana sa Court of Appeals, meron nakakarinig nito. Ito ay tungkol sa desisyon ni Justice Dimambao, October 23, 2006, decision ni Justice Dimambao, inamend niya ng June 2007, naging final and executory August 13, 2008. Pero hanggang ngayon, makalipas ang lampas na sampung taon, ay wala pa rin nakokolekta ang mga 291 judgment creditors ng Innodata Incorporated na pinamumunuan ni Jack Ilpoy, si Jack Abuo, saka ni Ashok Kumar Misha. Itong dalawang ito ay lapas-masok lang sa Pilipinas. Alam niyo ba kung magkano ang utang nito sa 291 judgment creditors? Mayigit 685 million na. At bawat buwan ay tumatakbo pa ng 6,000 pesos times 291. Ano ba yun? 6,000 pesos bawat isa sa 291 at legal interest na tinataas ng mga utang itong dalawang mokong na ito. Wala ba talagang kapangyarihan ng ating gobyerno? Una-una, Bureau of Immigration and Vitamin Deportation Case. Deportation, exclusion, saka blacklisting. Ano ginawa ng commissioner ng immigration? Mukhang kinausap ni Raymond Fortuna. Big time na lawyer, si Attorney Raymond Fortuna. Parang wala kaming denial. Hindi pa naniwalaan yung mismo USSEC filings na pinail ng Innodata Inc. Na sila mismo umamin na may utang sila. Na hanggang ngayon, di pa sila binabayaran, pero sumatotan, pinahintulutan pa rin ang Bureau of Immigration na lumabas-masok dito sa Pilipinas to. Sa ngayon, meron tatlong subsidiaries itong Innodata Incorporated dito sa Pilipinas. Ano mangyayari pag nagkaroon ng kaso rin sa tatlong subsidiaries? Magtatalo na naman yung manggagawa ng tatlong subsidiaries. Magpapile sa DOLE, magpapile sa NLRC. Pag nanalo, naging final executory. Hindi na naman babayaran itong dalawang